So ayan, magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Siyempre, atin din pong binabati mga kaibigan ng ating mga kapatid na mga ka-business at mga kapapi. Well, sa araw nito mga kaibigan, panibagong reaction video na po tayo. Pero siyempre, good vibes na po tayo. Tapos na po yung nakaraan patungkol po sa mga basher. Sa ngayon po ay hindi na po natin sila bibigyan ng pagkakataon na pansinin pang muli. Marami pong dapat tayong gawin patungkol po sa mga ibang proyekto ni Ka Business. Sa araw na ito mga kaibigan, katulad po ng inyong nakita sa thumbnail, atin pong bigyan pansin at bibigyan ng reaksyon itong si Bong. Alam niyo po mga kaibigan, nagsalita na. Grabe, abangan niyo po, makalipas lamang ang ilan nating patalastas. Sa so, mga ka-business, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Ka-Business Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po. Okay, nagbabalik po tayo mga kaibigan. So ito na nga po. Alam niyo po ba mga kaibigan na bago po yung topic ko kay Bong ay saludo tayo sa ating pong mga kapatid 3M. Oh, ito pong mga tatlong kumari ay grabe po. Oo, alam niyo po, sobrang galing niya. Saludo po ako sa kanila sapagkat talagang nandyan sa kanila ang kagalingan ng pag-host. Aba, malay natin isang araw ang Ka-Business family ay magkaroon ng talk show hosted by the 3M. O, di ba? Magandang balita ito mga kaibigan. So, along the way, habang gumagawa sila ng kanilang episode, sino nga ba si Pinuno? Isa po sa kanilang binigyan ng pansin at tanungin ay itong si Bong. Dito po, tatakbo ang ating reaksyon. Panorin po muna natin ang clippings na ito. So ito mga ka-business, ito ang mga nadagit namin ngayon. Kuya Bong, sino ba ang susunod? Yes. Ready ka na, Kuya Bong? Dapat ready ka na, Kuya Bong. May itatanong lang kami sa'yo, dalawang tanong. Ang unang tanong, Kuya Bong, pero ito, Kuya Bong, may timer naman to. 3 minutes. Dito mga kaibigan, makikita nyo, no? Simple lang, napaka-simple lang ng kanilang bagsakan, pero itong tatlong ito, ay mayroon silang, kumbaga, chemistry. Hindi lang natin i-highlight mga kaibigan ng ating reaksyon kasi bibigyan po natin sila ng kasunod po na reaksyon ay ito pong 3M nito. Bigyan lang po natin ng pansin itong mga sinabi ni Bong. Ano ang pagkakakilala mo kay Pinuno? Kung papansinin natin mga kaibigan, ganito po talaga dumiretsong sumagot si Bong, no? Malahanin, mabait, magalang, at may takot sa Diyos. Una, isang magandang punto yan na at least kahit papaano, nakikilala ni Bong ang kanyang kasama. Kumbaga, nagkakaroon siya ng analysis at pagkilala sa karakter ng isang tao. Malaking pagbabago yan at indicator na talagang bukas na po ang kamalayan ni Bong. Kasi nung una, kung okay lang siya, kung sasagutin mo o tatanungin mo, okay lang ako, di ba? Hindi siya nagkakaroon ng pagkakataon na pagnilay-nilayan kung ano po yung mga katanungan sa kanya. This time, mayroon siyang malalim na analysis na. Oo, nagkakaroon na siya ng analysis at na yung karakter ng taong nakakasama niya ay na-identify niya. Malaking factor yan ng indicator na malaki na po ang pagbabago ni Kuya Bong. Ganyan po masalita si Kuya Bong. Siyempre, nakakunawin. Nakakaibigan. Nagigiya siya, no? Subalik na sa labong ang sarap ng puso mo. Eh, ito maganda, ha? Kaya sabi ko, ang galing nitong mga tri-aim na ito, no? Nung napansin nila na hindi masyadong kumbaga nakakatakbo si Bong sa katanungan. Nagkaroon sila ng shifting ng tanong . Ang tanong nila, ano yung nasa puso mo? Eh ito mas magandang sagot ni Bong. Mabait kasi. Mabait sa amin. Mabait sa amin. Oh my God, okay. Ito mga kaibigan, napansin ninyo,
mabait sa amin, masaya ako dahil binigay sa akin si Risa. So, dito kung atin pong papansinin, malaking factor para sa kanya yung pagkakakilala niya kay Clarissa. Tunay nga mga kaibigan na sinasabi natin na ang isang bagay na pwedeng makapagpabago kay Boom, ano? Para mas lalong makilala niya ang kanyang sarili, ay kung magkakatagpo siya ng taong magmamahal sa kanya. And this is true kasi nangyari nga po. Eh, ito pong si Clarissa kung saan, ang kagandahan naman ni Clarissa ay niyakap niya yung nakaraan ni Boom. Hindi niya gaanong sinukuan. Although, nung dumating po sa puntong ito na silang dalawa ay nasa panahon ng pagkikilala, madami din pong mga komento na lumabas, no? Sinasabi na huwag ituloy, madadamay ka na. May mas malalim pang ang dahilan na sinasabi nila na di umano na ginagamit lang ni Ka-Business si Clarissa para kay Boom, di ba? Pero lahat na yan ay mga espekulasyon lang. At habang patuloy na papalapit na sila sa punto ng kanilang pagpapakasal, ay nalalaman natin na talagang, oh, totoo ito, hindi ito bero-bero. Tandaan ho ninyo mga kaibigan, yung pong panahon na nagpupunta si Boom doon sa nanay niya, yung pong panahon na nagkita si Boom ng kanyang anak ni Clarissa, di ba? At nung panahon na nagbigay ng payo si Boom, sobrang kinilabutan ako. That was the time na makita natin na nagbubukas na talaga yung kamalayan ni Boom. And it is because of Clarissa. Maraming salamat. Siyempre, credit pa rin doon yung pagtsatsaga ni Ka-Business, ni Mrs. Ka-Business. Kasi kung hindi nila pinagtsagaan si Boom, kung kanilang sinukuan si Boom, ay hindi mararating ni Boom ay itong ganitong klaseng sitwasyon ng pagbabago. Di ba? Siyempre, alalay pa doon. Of course, ang pagmamahal na pinakita din ni Papa Dins. O, di ba? So, kompleto. Napakaganda po ng ganitong pagkakataon. Ituloy pa natin. Dahil sa nila ko yan. Sige, ito na lang kaya po. Ano yung gusto mong sabihin? Binago na naman. Yung lalim sa puso ko. Sana nga, sana magbago. Oho. Sana nga, sana magbago. Ito, ano ito ah, kinilabutan ako dito sa sinabi niya. Sana huwag magbago hanggang kamatayan, sama-sama pa rin kami. Ito na po yung highest point na talagang kumbaga silyado na po yung commitment din ni Boom para sa Ka-Business, no? Yung pagkilala niya na talagang pamilya niya, ang Ka-Business family. Isa na yan sa recognition. Katulad niya ng sinasabi natin, ang tanging susi lang is makilala ni Boom eh. Yung matanggap ni Boom yung mga taong nagmamahal sa kanya, and then ma-recognize niya yung mga tulong at ambag na ginagawa, which is ganito, ito na nga po, no? Pero sa kabila ng lahat na may mga bumabatikos, sa kabila ng lahat na mayroong mga nagbibigay ng negatibo, sana ito yung tingnan natin. Kasi una, wala naman tayong ibang hangad kundi pagbabago ni Kuya Boom, di ba? Wala naman tayong ibang hangad kundi makita yung pagkakataon na kahit pa paano, sa kabila ng mga struggle na pinagdaanan ni Kuya Boom, magkaroon naman siya ng pagkakataon na maging masaya. Maging masaya naman siya this time sa buhay niya, no? So dapat yun po yung ating mga iniisip, yun po yung dapat nating ginagawa, no? Ang pagsuporta kay Kuya Boom. Pero katulad nga ng sinasabi natin, ito na, malaking pagbabago. Naalala ko nga pala, di ba, nung nasabi ko ito nung unang vlog ko, yung bang tinanong siya ni Ka-Business, ano po? At sinabi, anong mensahe niya? Yung kanyang sinabing, maraming salamat sa Panginoon. Grabe yun. Isa pong indicator na talagang kinikilala na ni Boom ang Panginoon. Kinikilala niya ang Diyos. So, sana mga kaibigan, tuloy pa rin tayo sa pagdasal, sa pagkapit na magtuloy-tuloy na rin ito. At syempre, ang kanilang nalalapit na pag-iisang dibdib ni Clarissa, sa tulong ni Mr. Ka-Business at ni Mrs. Ka-Business, no? Dito po, walang ibang makikinabang kundi si Boom. Although, alam natin at batid natin na marami pang struggle silang pagdadaanan along the way habang sila ay nagsasama. Marami pang mga struggle na pwede at challenges na pwede nilang pagdaanan bilang mag-asawa. Pero ang higit na kailangan natin ay ang pagmamahal, ang pagdadasal na sana ay malasap ni Boom. Magkaroon si Boom ng isang masaya at progresibong pamilya. At syempre, hindi mawawala ang gabay ni Ka-Business sa mga bagay niya.
Well, mga kaibigan, sana po na-inspire tayo no sa bagay nito. Sunod po, bigyan natin ng reaksyon, abangan po ninyo. Tingnan natin mga kaibigan ang mga natatanging katangian nitong trip nito. Saludo ako, grabe, sobrang saludo ako sa inyo. Napakagaling pong mag-host nitong trip nito. Congrats, of course, Ate Mingay, kay Nika, and kay Junjun. Napakagaling po nila. Talagang super, super talented na po ang ating mga asawa ng kagawa ngayon. Ito, ating pong mga trip. Okay, so sana po mga kaibigan ay na-inspire tayo. One last last word na aking gusto kong ihabilin sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Patuloy lang po natin ipagdasal ang tuluyang pagbabago ni Kuya Bong. Marami pa po siyang pagdadaanan, marami pa pong mga challenges and ups and down na kanyang pagdadaanan along the way habang papasok na po sila sa pagsisilyo ng kanilang relasyon ni Clarissa. Marami pa pong mga pagdadaanan. At ito po ang pinaka mahirap na pwedeng daanan ni Bong dahil nandun na po yung commitment ng kanilang pag-aasawa. At dito po, masigit natin kailangan ang dasal, pagmamahal, at syempre, pagsuporta para kay Bong. Mga kaibigan, huwag din po natin kalimutan. I-follow natin Ka-Business Official, Papa Dins, and of course, Ka-Business Family. Oo. Isama natin yan sapagkat may mga pagbabagong itatakel tayo. Sa susunod po, itakel natin yon. May mga pagbabagong gagawin po dito po sa Ka-Business Official. Ako po muli si Taong Galap. Sobrang salamat po sa inyong pagsuporta at panunod ng ating reaction. Comment down below kung ano naman po ang iyong naramdaman. Oo, para po dito sa nakita nating sinabi ni Bong. And of course, kaparte kayo ng video nito. Hanggang sa muli po mga kaibigan. Paalam pansamantala.